ito yung isa sa bagsakan ng mga second-hand motorcycle ngayon na may promo for as low as piso down payment, may makukuha ka na rito ang installment na motor. So samahan nyo ako, tara, itutur ko kayo kung ano nung unit yung meron dito. Tara! So ito nga, dito pa nga lang sa labas, may bubungad na agad sa inyo rito mga high-end. Meron sila rito ang Suzuki Raider R150 na FI, may Aerox version 2, and Max B1 na ABS. Ito, marami rin naghahanap dito. Ayan, meron sila rito. Pagdating sa mga Honda, click nila na 125 dito, may makukuha ka tag 30,000 pesos. On the spot cash, pwede mong bilhin yung unit na yan. So para dito sa Suzuki Smash nila na color black, mababa na lang din yung presyo nila. Ayan, no? 18,000 pesos na lang. Formadong Honda RS125, halos punong-puno ng gold bolts. Naka-aftermarket na shock, tsaka mugs, ang ganda patignan. So pagpasok nyo nga dito sa pinakaloob, ganitong karaming units lang naman yung aabutan nyo rito. Grabe talagang, literal na punong-puno itong kanilang bodega. Tapos kagaya ng mga high-end sa labas, dito sa loob meron pa rin mga high-end. Ayan, no? May Raider FI, Raider Carb, tapos pagdating sa Sniper na version 3 na 6-speed edition, eto meron din sila nag-iisa rito. So, pagdating sa cash nila, etong isang to, color matte gray, nasa 23,000 pesos yung cash price niya, isang buong motor na. And para sa mga palagi nagtatanong kung saan matatagpuan, ano yung address, ano yung contact number, ayan ang mga source screen. Pwede nyo silang i-message directly kung sakaling may mga question pa kayo or inquiry na hindi natin masasama dito sa ating vlog. So ayan, gantong kalaki mga sir yung kanilang warehouse. Talagang literal na halos punong-puno. Tapos sa mga magtatanong kung pwede ba kumuha rito kahit hindi kayo taga Cavite, ang good news dito, pwede kayong kumuha rito ng cash or installment basis na motor kahit hindi kayo taga dito sa kanila. As long as mga sir na willing kayong pumunta dito sa kanilang warehouse upon releasing ng unit, kasi hindi po sila nagde-deliver. Pero ang good news dito mga sir ha, meron din silang warehouse sa Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Isabela. So yung apat na warehouse nila yung mga sir, na vlog ko na rin yon. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section para pwede nyong panoorin yan, para kung sakaling doon kayo mas malapit, pwede kayo doon mag-visit. Alright? So ito, dito nga sa pinakalabas, meron sila rito NMAX na version 1. Ito ABS version. Ayan o. So ito, parang bibihira na lang din ako makakita ng ganitong unit sa mga repos area natin. Pero ito NMAX na to, maganda pa yung condition niya. Lalo itong kanyang lens, sa kulay ng kaka, aftermarket na parang off-road style, pero napakalalim pa naman ng tread. So for pricing pa to, tingin ko nasa 5 to 7 working days magkakaroon na rin to ng presyo. So antabayanan nyo na lang ha. Ayan yung overall condition niya. Ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung actual na itsura ng NMAX na to. Ayan yung itsura niya. Sa mileage, check natin kung nag-open pa. Ayan, nag-open pa tong isang to. Nasa 33,086 na yung mileage niya. Hindi ko sure kung kita sa video, pero sa ganun na nagre-range yung kanyang mileage. So ayan yung itsura niya. Yung seats niya okay pa rin naman. May Aerox din sila rito, kaya lang itong isang to, medyo may gasgas lang siya dito sa kabila. Tingin ko galing siyang Semplang. So just to give you an idea kung magkano yung bentahan nila rito, nasa 6,300 yung monthly, may rebate na 600, kaya naging 5,700 na lang yung monthly niya ng 3 years, and nasa 10,700 yung down. So dito nga sa kabila, meron sila rito ang Suzuki Raider R150 na FI. Ito yung klase ng repo na hindi mo akalaing repo, kasi halos bagong bago po. Check natin kung nag-open pa. Ayun, nag-open pa yung kanyang panel. Sa mileage niya, nasa 1,039 lang. Ayan, oh. Parang pinang long ride lang to, tapos nahatak na. Tumutugma naman sa condition ng kaha niya mga sir, at saka sa gulong, and pati sa kanyang headlight lens. Kaya lang ito mga sir, for pricing pa raw to. Tapos dito sa pinakabandang dulo naman, mga pang negosyo naman to, kagaya ng mga Badja, YTX, CT100, CT125. Sample price nila para sa mga ganitong unit, halos lahat nasa 25,000. Ayan, 25K. So sa mga ngayon lang nakapanood ng vlog ko dito sa kanilang warehouse, dati na vlog ko na rin to, talagang ganito na yung presyo ng mga pang negosyo nila. Ayan yung mga backbone type, puro tag 25,000 pesos. Ayan, no? 25K. Hanggang dun yan mga sir, kaya lang yung banda dun sa may bandang likod, hindi na natin kayang pasukin kasi halos wala nang daanan ng tao. XR na 150L, eto pang off-road. Ayan, no? Pang bundok mga sir. Sa mga naghahanap nito, marami nagtatanong sa akin nito dati. Ayan, nag-iisang ganitong unit lang to dito sa kanila. Ayan yung condition nyo. Tapos sa mileage nito, nasa 6-7 lang, mababa pa, no? Kaya lang ngayon, nag-iisa lang. Tsaka wala siya nakalagay na price eh. Inquire nyo na lang mga sir ha. Tapos Kawasaki Rouser NS na 160, wala rin tong presyo. Tapos sa mga pang negosyo uli, ayan, mga CT100 pa rin, ganun pa rin nagre-range, nasa
25,000, eto meron pa rin NS na 160, mga Rouser pa rin yan, NS na 160, may Smash pa rin, eto may MIUI 125, sample monthly ng YTX nila na 125, nagre-range ng nasa 2K, tapos 500 pesos down payment. Tapos ayan, may mga TMX, CT 100 at CT 125 pa rin mga sir. Ayan, pasadahan nyo na lang ha pagka pumunta kayo dito, lalo kung kukuha kayo ng cash. So dito naman tayo sa mga unit nila rito sa pangalawang side. Dito meron sila rito mga Mios 40. May mga unit din dito na pwedeng bilhin on the spot cash. So mag-sample muna tayo sa monthly. Ito meron silang Mios 40 na color matte black. Nagre-range ng nasa 2,600 yung monthly pero may bawas pa na 700. Kaya naging 1,999. Ayan yung itsura niya. Tapos etong isang to pwede siyang bilhin on the spot cash. Ito nagre-range ng nasa 23,000. Color matte gray siya. Then sa installment niya ganun din, nasa 1,999. Tapos pwede kayo dito mag-fly through online and through walk-in. Pero yun nga, mas highly advisable ko na pumunta kayo dito sa bodega nila para ma-check nyo ng actual yung condition. Kasi baka mamaya dito sa video natin, maganda pa yung unit pero bagsak sa appearance pagdating dito sa personal sa inyo. So nasa sa inyo na yan ha. Kaya mas maganda makita nyo ng actual. So ito meron sila ritong color emerald green ata to. Ganun din, nasa 1,900 yung monthly. Mga computed to for 36 months ha. Kung baga tatlong taon mo siyang uhulugan. Tapos itong color maroon nila na Mios 40, pwede siya sa cash. Nasa 23,000 pesos naman. So tingin ko sa lahat ng kulay ng Mios 40, parang meron na dito sa kanilang bodega. Kasi ayan, hanggang dun sa pinakadulo, maraming Mios 40 dyan. Itong maroon, ganun din yung presyo. Meron din sila rito ang Bumblebee na Mios 40. Ito nga, color yellow. Nasa 23,000 yung bentahan nila rito. Ayan o. So sa mga magtatanong naman kung meron bang original RCR, syempre meron kasi under to ng banko ng country funders. Pero ang alam ko parang usually raw nasa 1 to 2 months yung processing nila bago may bigay yung orig. Pero bibigyan naman daw nila kayo ng copy ng Xerox ng RCR. Etong isang to nasa 1,900 din yung monthly. Eto ganun din, nasa 1,900. So marami yan hanggang dun sa bandang dulo. Mga Mio Sporty, MIUI 125, Mio Solai 125 meron din dun. Mamaya susubukan nating i-check yung mga prices ng mga unit na nandun sa dulo. Dito yung mga high-end na nakita natin kanina. Sniper, Raider FI, tsaka Raider Carb. Meron din sila rito mga XRM na motor type. So ito, para magkaroon kayo na idea, ito yung presyo nila rito. Itong Santo, not available siya for cash. Installment lang yung nakalagay dito. Ito, nasa 2,600 yung kanyang monthly, tapos rebate ng 700. Sa down payment, nasa 499 pesos. Ano, XRM na 125, mga disc brake version na yung preno nito sa harap. Hindi lang yan, ito meron pa uli rito ang XRM. Halos same price lang sila ng month installment, rebate, tsaka down payment. So ito nagre-range na lang halos ng nasa 1,999 yung month installment niya ng tatlong taon. Ayan yung itsura niya mga sir. Tapos dito meron silang Mios 40 na color matte blue, kaya lang ito kahatak pa lang nito. Ito Mios 40 na color matte black. Ito for installment siya, nasa 2,600 yung monthly, rebate ng 700, kaya naging 1,999 na lang monthly niya ng 3 years. Tapos sa down payment, 499. Pero ayun nga, nakapromo sila rito na 1 pesos down payment. Ang gagawin nyo lang, bumili lang kayo ng voucher nila sa Lazada. So yung bibili nyo yung voucher sa kanila sa Lazada worth 1 pesos, ayun yung gagamitin yung down payment para sa mga unit na to. So ayan, tapos may Raider FI, tapos Raider Carb. Itong Raider FI halos bagong-bago pa rin mga sir. Solid na solid pa yung condition. Naka radiator cover pa siya. Sa mileage, check natin kung nabukas pa. Ayun, nabukas pa tong isa na to. So itong isang to nasa 6,486 lang yung mileage niya. Tumutugma sa condition niya, napakaganda pa. Ayun, solid na solid. Pati yung lens niya, wala ka masasabi oh. Sa gulong niya, okay pa rin naman. Sa parts, kompleto rin. Bukod dito sa isang side mirror dito sa may bandang kanan. Tapos naka-aftermarket na siya na parang assembly ata to na seat na medyo may stopper dito. So ayan, Raider FI. Kaya lang ito, wala pa tong presyo. Siguro kahatak pa lang din. May Raider Carb naman sila rito. Ganon din, halos bago rin tong isang to. Napaka-bluish pa ng lens niya. Tsaka yung pagka-black niya, tingin ko pag nasinagan to ng araw, halos masisilaw ka eh. Halos bago rin, no? Kagaya rin ng Raider FI. Napakalalim pa rin ng tread ng gulong. So ayan, napakasolid pa rin itong Raider Carb. Kaya lang mga sir, ito ay for pricing pa rin kasi kahatak pa lang yan.
Tapos bukod dyan, ito may sniper sila na 155cc na version 3, 6-speed edition. Swabbing swabbing rin, halos brand new yung condition mga sir. Solid no, napakaganda pa nung pagka-gloss niya eh. Hindi mo akalaing repo. Kaya lang sad to say, ganun din kagaya ng ibang unit, ito for pricing pa rin kasi kahatak lang. So ayun yung mga high-end nila rito. Meron din sila rito ang trending na scooter ng Suzuki Abinis, wala pa tong presyo. Mio Gear, Honda Click, Honda Beat, ayan Beat, tapos Mio Gravis, dalawang Beat. So ayun yung mga options nyo dito sa may bandang harapan. Hindi lang yan eh, marami pa rito, kaya lang yung iba talagang wala tayong magagawa kasi bagong hatak pa lang. Ayun, no? Sandamakmak na Honda Beat. May Honda RS na 125, may XRM uli. Eto, meron tayo dito may nakitang may presyo. Sa Smash nila, nagre-range ng 2-3 yung monthly rebate ng 700, kaya naging 1699 na lang. Ayan, no? 1699 yung monthly nila pagdating sa Suzuki Smash. Tapos sa inyo, pwedeng maging piso down payment na lang yan. Tapos ito, Smash pa rin. Ganun pa rin yung presyo nito ha, same lang sila. 1699 yung monthly ng tatlong taon. Tapos itong isa, binibenta nila as cash, color parang matte black ata to. Nasa 23K naman to. Ayun yung itsura niya. Suzuki Smash, Mio Soul, wala pa tong presyo. Sandamakmak uli na RS125, itong isang to, may sample cash price. Month installment, nasa 1.7 yung monthly niya. Tapos dito mga XRM pa rin na Trinity. Ito, meron silang tag 30K. Ito parang 23K ata tong sang to. Hindi ko sure, parang 23 or 33 eh. Tapos may 35. Tapos dito sa kabila, mga Honda RS na 125 naman to. Ayan o. Itong isa, may nakita tayo may presyo. 35,000 pesos naman tong isa. Tapos dito meron silang mga Honda RS na 150 tsaka Raider 150 na carb type. Kaya lang ito mga sir, mga wala tong presyo eh. So inquire nyo na lang sa kanila regarding dito mga sir ha. So dito naman tayo sa kabila, ito mga semi-automatic. Marami rin sila rito ang Honda Wave na 110R. Itong isang to naka disc brake version pero rim set siya. Itong isa ang price niya nasa 20,000 pesos. Ayun o. Tapos itong katabi niya color parang yellow green ata yung kaha niya. Ayun yung itsura nyo. Ito drum brake version naman yung preno niya sa harap. Nagre-range na ang 20,000 pesos naman. Tingin ko mga motor wash lang din kailangan ito. Pogi na ulit tignan kasi hindi maiwasan pagka nasa bodega eh. Ayan, may mga Wave pa rin. Yung iba nga lang mga natanggal na ata yung label niya. May Smash pa rin dito. Itong isang to color black. Nasa 23K. As of now, pinakamurang Smash na nakita ko dito sa kanila. Ayun o, yung color magenta. Yun, ayun pala pinakamura. Nasa 17,000 pesos lang nagre-range. Ayan, may Wave pa rin. Itong isang to 20,000 pesos lang. Ayun o. So ayun yung condition niya. Kung natitripan nyo, sadyayin nyo na rito mga sir ha, para makita nyo na actual. Ayun yung condition niya. Sa mileage, check natin. Itong santo nasa 9K lang yung natakbo niya. May mga Suzuki Raider R150, isang damakma. Kaya lang, majority ng Raider kasi nila mga wala pa tong presyo eh. So pagka pumunta kayo dito, inquire nyo lang dun sa opisina nila para malaman nyo kung magkano yung down payment at cash price. So pagdating nga sa bentahan ng Suzuki Smash nila, itong Smash na to, 18,000 pesos na lang yan. Isang buong motor na yan, no? Hidden charges daw yan. Kagaya ng mga ibang bilihan ng motor na na-vlog natin. Ayan lang ilalabas mo, pwede mo nang iwi yan. Tapos itong Smash na color black, nasa 23,000 pesos naman to. Ayan yung itsura niya. Tapos itong isa, nasa 18,000 pesos. So pagka pumunta naman kayo dito sa kanilang bodega, only check naman yan mga sir. Pwede nyong i-check yan bago nyo syempre bilhin. So ayan, Suzuki Smash. Ito, Smash uli. Itong isang to, 17,000 pesos naman yung bentahan nila. Etong isa walang presyo. Ito meron, color red pa rin. This one nasa 22,000 pesos naman to. So hindi lang ito hanggang doon, parang ayong color magenta ata, parang nagre-range siya ng nasa 18,000 pesos. So ayun nga mga sir, na-check na natin itong mga units dito sa warehouse ng Country Founders. Dito ngayon sa Das Marinas, Cavite. Kung sakaling naghahanap kayo ng mga second-hand motorcycle mga sir, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, pumunta na kayo rito para yung hinahanap nyong unit, di kayo maunahan ng iba. And ayun nga pala mga sir ha, kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, please don't forget to click subscribe button para palagi kayong updated sa mga susunod na repo serie vlog natin. Yun lang mga bossing. Thank you for watching.